Narito ang mga maiinit na balita ngayong araw. Tinatagong lihim ni Pangulong Cutting Jr. na buking na. Ayon sa mga ulat, isang kontrobersyal na impormasyon ang lumabas kaugnay sa personal at political na buhay ng Pangulo. Ang mga detalye ay nagdulot ng malaking alingasingas sa bansa at naglagay sa pamahalaan ng matinding pagsubok. Ano nga ba ang laman ng mga dokumentong ito at paano ito makakaapekto sa kasalukuyang administrasyon? Abangan ang buong detalye mamaya. Samantala, si Speaker Martin Romualdez, pinsan ng Pangulo, ay tila nasasangkot din sa issue. Lumalabas na siya ay may kinalaman sa ilang mga transaksyon na isinasagawa ng pamahalaan na ngayon ay iniimbisigahan na. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, may mga hakbangin na umanong ginagawa upang linisin ang kaniyang pangalan at iwasan ng anumang paratang. Subalit patuloy ang pagtatanong ng mga mamamayan at oposisyon kung gaano kalalim ang kaniyang pagkakasangkot sa kontrobersya. Ang pagkilos na ito ay nagdagdag ng tensyon sa loob ng kamera at maaaring magkaroon ng malawakang epekto sa political landscape ng bansa. Sa kabilang dako, mahigpit na binabantayan ng US Alliance si Vice President Inday Sara Duterte. Ayon sa mga balita, may mga naging pagpupulong ang US Intelligence Community ukol sa mga hakbangin at galaw ng Vice Presidente, lalo na sa kanyang mga posisyon sa usaping pambansa at internasyonal. Ang ganitong pagbabantayan ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga opisyal ng gobyerno at sa publiko. Ano nga ba ang implikasyon nito sa relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos? Patuloy naming babantayan ang kaganapang ito upang maihatid sa inyo ang pinakahuling balita. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Ng security dialogue sa Singapore. At yun nga, ang in-emphasize niya sa Prime Minister ng Lithuania na I don't work for Beijing. Yun ang exact word niya. I don't work for Washington. I don't work for Moscow. I work for Manila. I work for the Philippines. So, dyan tayo mag-focus. Kasi ako, my personal opinion, itong biglaan na change ng foreign policy ng Pangulo, baliktad o bumalintong siya sa kanyang foreign policy as pronounced o promise noong kampanyahan. Ang ganda yung kanyang mga foreign policy statements noon, kaya ganado ako sa kanya. Yung mga presidential candidates na in-interview, puros ano sila lahat, gusto ng makipag-alyansa. Lenny, Ping Lacson, pa Isko Moreno, Manny Pacquiao, gustong alyansa sa US and other countries. Si candidate Bongbong Marcos lang ang nagsabi na no way. Ang ating problem with China can only be resolved by talking bilateral talks between China and the Philippines alone. Ayaw niyang makipag-cooperate sa mga foreign countries. Kasi lalo na sa superpower, lalo na sa US, very clear yung kanyang mga statements noon na mahirap ma-caught in between sa sigalot ng China and the US, both superpowers. Sabi niya, isang pagbahing lang ng US or China, mabura na ang Pilipinas sa mapa. Eh ngayon, nung umupo siya, wala na yung kanyang foreign policy statement na napakagandang pakinggan. Let us be friends to all and enemy to no one. Ngayon, ang nangyayari is, friends to
the US, but enemy to China. Yun na ang lumalabas ngayon. Kaya, ang China, kung ano-ano na lang ang ginagawang pambubuli sa Pilipinas, dyan sa West Philippine Sea, kasi pumabor naman ng todo ang Pilipinas sa US. Okay, so, sabi niya, I don't work for the US. Maybe. Pwede. Kaya lang, ano ang motibo niya na grabe na ang pagdikit niya, pag-alliance niya sa alliance niya sa US, na nung una ayaw niya. Hindi kaya may ibang motibo? Okay. Dapat sagutin ng administrasyong ito yung mga sinasabi ni na Attorney Roque, ni na Doc Loren Badoy at iba pang commentaries na kaya biglang dumikit ang Pangulong Marcos sa US kasi yung Marcos Wealth o Marcos Gold. Yun ang sinasabi ni na Attorney Roque, Doc Badoy. Eh, hanggang ngayon, wala pa akong naririnig na paliwanag nila kasi I believe there is Marcos Wealth, Marcos Gold, at nakadeposito karaman ito sa US. So ang hinala ni na Attorney Roque na compromise, may secret agreement, yan ang sinasabi ni Attorney Roque na para makuha ng Marcos family ang kanilang kayamanan, eh dapat pumanig ang Philippine government sa US in relation dito sa sigalot sa China. Kasi ang interest ng US dyan sa South China Sea or West Philippine Sea is yung freedom of navigation. Yun ang kanilang interest. Hindi yung tulungan ng Pilipinas. I don't believe so. Kasi kung makontrol totally ng China ang South China Sea or ano, wala. Apektado ang economy ng US kung hindi sila makadaan dyan. Kaya gusto ng US, gagamitin niya ang Pilipinas para ipaglaban ang ating karapatan dyan sa freedom of navigation para tuloy-tuloy lang ang hindi maapektuhan ang trade economy ng US. So, yan ang kanilang interest. So, kung paniniwalaan natin si Attorney Roque, sabi niya na interest din ng Pangulo is makuha ang Marcos Wealth. Kaya ngayon, pumapabor siya sa kagustuhan ng US. Okay. Ano yung mga kagustuhan na yun? Yung additional EDCA sites, delikado yun. Okay na lang yung 5 original EDCA sites panahon ni President Noynoy Aquino. Walang masyadong problema yun dahil Fort Magsaysay, ang ba yung iba, sa Cebu, Basa Air Base, Lumbi Air Base, then Palawan. Okay lang yun, walang masyadong opposition doon. Kaya lang itong additional EDCA sites, dalawa sa Cagayan Province, isa sa Isabela, tapos isa sa Palawan. Nako, ito na yung lalo sa Cagayan. Diyan na, ano, diyan na natatakot ang karamihan kasi nakikita ng karamihan na yan, paghahanda ng US, deployment o forward base ng US in case na magkagera ang China and Taiwan, yung i-invade ng China ang Taiwan. Of course, tutulong ang US sa Taiwan at yung EDCA sites nila sa Cagayan Valley, nandyan na sila. So, anong ibig sabihin nito? Damay ang Pilipino. Yun ang hindi nakikita, yung madadamay tayo sa gera ng US, China at Taiwan dahil sa EDCA sites na idinagdag. Sana hindi na lang dinagdagan. Wala na sanang problema. Okay man yung makipag-alyansa tayo sa US dahil matagal na nating
alyansa yan, kaibigan. Okay, that's no problem. Ang problema, yung additional EDCA sites. Nalalagay tayo ng peligro. Lalo na ngayon, last month, yung latest na balikatan exercise, inalaw na ng Pangulong Marcos ang pagpasok ng mid-range capability missile system. Ano ito yun? Delikado. It's an offensive weapon na magka, yung range is aabot na ng 1,800 miles ang range. Pwede nang magpaputok ng missiles ang US from Cagayan, yung EDCA sites. At yun ang ikinagagalit ng China at pati na ang Rusya. Kaya sabi ng China, nag-invite kayo ng wolf sa inyong territory, eh, makakagat kayo, madadamay kayo. So, ito na. Ano yung sinasabi niya? I don't work for US. I'm sorry. My humble opinion is, he is working for US, not so much of Philippine interest. Kasi nga, ang seguridad ng ating bansa, delikado tayo ngayon. Lalo na ulitin ko yung mid-range missile systems na kayang magpaputok ng mga land-based missiles na yung Tomahawk, yung SMC. Delikado yun. Baka nga may warheads pa doon. Nako, kung may warheads, we don't have the capability or hindi tayo papayagan na i-check up yung mga missiles na yun kung may warhead. Eh kung may warhead yun, paputukin ng US towards China, nuclear capable ang China, sinong tatamaan? O, tatamaan tayo, lalo na dyan sa Northern Luzon. Kaya, I don't know anong mangyayari sa atin itong foreign policy ngayon ng ating Pangulo na mismo ang kanyang kapatid, si Senator Amy Marcos, sabi niya, these are dangerous policies, itong foreign policy fat ng ating Pangulo ngayon. Resume, Congressman Flores, please, Chairman. On the part of the Committee on Human Rights, then this meeting is resumed. The next item of our agenda is the approval of the minutes on the previous meeting. Is there any motion? Mr. To, Chair. Yes, Congressman Akok. May I respectfully move that we dispense with the reading of the minutes of the previous meeting and consider it as approved. So move, Mr. Chair. There's a motion to dispense the reading of the minutes and approve the same. Any second the motion, duly seconded by the Chair, by my co-chair. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. The next item of our agenda is the acknowledgments of members of resource persons and guests. The committee secretariat is hereby directed to acknowledge the presence of the members of the Committee on Public Order and Safety and also the guests who are here today. It's ordered. Good morning, honorable members and guests. The following members of the Committee on Public Order are present today. Honorable Vice Chairperson Romeo M. Akok. The resource persons present today are the following. Honorable Sylvester H. Bellew III, the Chairman of the Manila Economic Cooperation Office. From the Department of Health, Dr. Enrique A. Tayag. From the Office of the Solicitor General, Attorney Emmeline Leonel V. Loreto. From the Philippine National Police Forensic Group, the Director, Police Brigadier General Constancio Chinayog Jr., and Colonel Joseph Palmero. Representing Secretary Carlito Galvez, Dr. Maria Paz A. Corrales of the Office of the Presidential Advisor for the Peace Process. From the National Security Council, Director Monico Batle, and from the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, Attorney Arnulfo Ferdinand Baharin.
From PhilHealth, Senior Manager Arsenio Torres. Also from PhilHealth, from Public Attorney's Office, Attorney Julius Cesar Balbuena and Attorney Nazario Bancoro. From FDA, Director Jesusa Joyce M. Sirunay. From Commission on Human Rights, Attorney Clarice Fortaleza, Attorney Erwin Caliba, and Mr. Raymond John Rosuelo. From Lunas Filipinas Coalition, Ms. Sally Ann Clark. And also from the Legal Light Workers for Life and Liberty, Attorney Tanya Lat. Also from Lunas Filipinas, Dr. Alan Landrito and Dr. Romeo Quejano. That's all for now, Your Honor. Thank you. Okay. Mr. Chair. Yes, Vice Chair Ako. May I know from the COMSEC whether the invitations sent were addressed to the different heads of offices? COMSEC, you can reply. Yes, Your Honor. The invitations were addressed to the different heads of offices. To all the heads of the different departments? Yes. Okay. Are they present this morning? I think only Secretary Silvestre Bello is here, directly from Taipei, ata si Secretary, Chairman. Well, if Secretary Bello, who is in Taiwan, can come here and attend this hearing, why can't the other heads of agencies not come here and attend the hearing? May I know, Mr. Chair? I was also wondering why the different departments who have been invited are not here. But I received a letter coming from, I think this is from Secretary Carlito Galvez. Yesterday, he confirmed his presence, COMSEC, right? But now he regrets his attendance due to some... We regret to inform your office that I will not be able to attend the hearing due to my travel in Zamboanga City and Tawi-Tawi City with the Supreme Court Justices on the same day. Dr. Paz Pexon Corrales will attend on my behalf. Dr. Corrales, you are here. Vice Chair, you can ask questions. May I know whether these representatives, official representatives for that matter, are capable of answering the inquiries or the questions to be propounded by the members? And may I know also if their answers would bound the agency that they represent? Dr. Corrales, you may reply. Are you capable or you have authority to answer all the queries of these members of this committee, both joint committees? Yes, sir. You have the authority to answer all questions. I was notified by Secretary Galvez this morning that I will represent him. Okay. So maybe in a while we'll be asking her questions as well. Yes, Mr. Chair. For those heads of agencies who confirmed their attendance and are not present today, may I move that we... issue a show cause order why they're not present in this committee's hearing? Mr. Chair. Yes, before we act on your motion, the Chair would like to recognize Congressman Acharon for his presence. Thank you, sir, for coming. There's a pending motion to issue a show cause order to different department heads who have been invited but unfortunately not here today. No. So there's a second motion by Congressman Charon. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Mukhang nagiging practice na yan. Nagiging practice na. I would like to remind every invited guest to give us some reasons on not being here on the appointed time that we have set.
Anyway, we'll be proceeding to the next item of our agenda. This is the preliminary remarks of the chairperson, and thereafter, my co-chair will deliver his remarks as well. The parliamentary status of House Resolution number 1481 is that this is the initial deliberation on the measure. If you will recall, the Committee on Public Order conducted a motu proprio inquiry on the excess deaths on November 14, 2023. Subsequently, the Committees on Public Order and Human Rights conducted a joint meeting on November 21, 2023. But since House Resolution number 1481 had not yet been referred to the said committees, the joint body conducted an informative briefing with the DOH, FDA, Philippine Statistics Authority, PhilHealth, and other government agencies, as well as the Lunas Filipinas Coalition and the Concerned Doctors and Citizens of the Philippines, or CDCPH, to enlighten the body on the issues surrounding the excess deaths. Resolution number 1481 was referred to the two committees on February 14, 2024, thus giving the Committee on Public Order and Safety as the lead committee and the Committee on Human Rights as the secondary committee the authority to conduct a joint investigation in aid of legislation into the excess deaths. May I also inform the body that the said measure is not jointly referred to the Committee on Health. However, pursuant to Section 4 of the House Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, the committee is authorized to conduct the inquiry upon a majority vote of all its members. Invite any other interested committees or members thereof to attend the hearings, provided that the committees or members thereof so invited shall not participate in the preparation and approval of the report on the investigation. I wish to stress that the focus of our inquiry will be on the human rights and national security aspects of the excess deaths. While we cannot avoid delving into the health-related matters, I would like to beg the indulgence of the members who wish to propound questions later to keep such questions to a minimum. Lastly, I would like to inform everyone that our meeting has to end before 1 p.m. so that the members can prepare for the convening of the Committee of the Whole for resolution number number seven. Before we start, on behalf of my co-chair, Benvenido M. Abante, and having a presiding officer in the person of Congressman Flores, let me express my gratitude to each and every one up here for attending this inquiry, despite your busy schedule. Maraming salamat po, and on behalf of the Committee on Public Order and Safety, Congressman Paduano is acknowledged as well. So, yun lamang po at maraming po salamat at maraming po salamat sa inyong pong presensya. Congressman, Chairman, thank you, Flores. Mr. Chair. On behalf of the Honorable Chairperson of the House Committee on Human Rights, this representation is honored to be presiding over this regular meeting of the committee, a second lead to the Committee on Public Order and Safety. Almost 4 years after our nation had survived the harrowing challenges brought about by the global pandemic, we remain hounded by some serious concerns that require an urgent and full inquiry in aid of legislation, if only to ferret out the truth. With a joint referral of House Resolution number 1481 to these two committees, Congress delves deeper into two major issues raised thereto. These are, first, whether or not the reported excess deaths in 2021, which allegedly reached a total of 297,000 cases, may be largely attributed to the vaccination efforts of the government during that period, where such deaths flagrantly violate the people's rights to life. Second, whether the international legal documents, namely the newly crafted pandemic treaty and the international health regulations, have been entered into by the Philippine government with the World Health Organization in a judicious and lawful manner, and executed through a process that has been imbued with transparency, accountability, and utmost adherence to national interests. The Committee on Human Rights is particularly interested on whether the human rights and human dignity of our people have been respected and fulfilled in these major concerns, such that this joint investigation intends to shed light on the scientific and legal basis of the vaccinations, the government protocols that were implemented, and the nexus between the vaccination and the reported deaths. Parenthetically, the International Pandemic Treaty and the IHR must be scrutinized with a finer lens from the perspective of a country whose international recognition as one of the founding members of the United Nations that signed its charter in 1945 has gained its prominence in the global community as a member state that is fully cognizant of human rights and international law and manifests genuine respect for human dignity and freedoms.
In this joint inquiry, be assured that the committees will recognize the rights of our witnesses as they take their oath, may provide legal counsel should they need one, and should respect the right against self-incrimination. We are likewise guided by the rules of the House on the conduct of inquiries in aid of legislation. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Co-Chair. So we'll be proceeding to the next item of our agenda. But Mr. Chair, I believe Congressman Akop, our Vice Chair, would like to say something. Go ahead. In the last hearing, there were certain deliverables from the different agencies. May I know if these were submitted or complied with, Mr. Chair? We asked some documents from the DOH. Can we, who have the authority? Sino may authority sa DOH to speak on the documents that we asked for? Joseph Tayag? Okay. Thank you, submitted all the documents that this committee asked. We have received the request and we have complied except for two of the requests, the international health regulations amendments and the... Sa mga pangyayaring iyong araw, ang pag-uulat nito ay nagtatapos na. Naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-unawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas, nagbabalita para sa inyo.